Meron siyang isang pinost na nung pinost niya naging viral at yan nakita niyo yung video ngayon. And he was walking here to the hospital. Is this your first day that you will be assigned to the hospital? Yes, oh. So curious lang ako no, Matt no, as a frontliner, ano ba yung mga personal habits mo that keeps you healthy and happy and really engaging and inspiring? Could you tell us ano yung mga habits ng isang frontliner na kagaya mo? As a frontliner, kailangan we learn and adapt sa nangyayari sa paligid namin. Sa hospital, binigyan na kami ng room wherein we could stay para hindi na kami ma-expose sa labas. So kapag pumasok kami doon sa hospital, kung 3 days yung duty namin, 3 days kami sa hospital. Hindi kami lalabas. So I learned to adapt, to cook for my food, to do my own laundry, and yan, part of mental health din na to live as normal as possible. Okay. Na huwag maapektuhan sa changes na nangyari sa labas, but sumabay sa agos ng changes ng buhay. And yan, pangalawa, be active. Na, lalo na kapag katapos ng 3 days work, uuwi sa bahay ng 5 days, 4 days, eh, as a frontliner, hindi naman kami pwede mag-work from home. Kaya pagdating sa bahay, talagang rest talaga. Oo. Okay. Pagdating sa bahay, rest talaga kami. So what I did is, tinanggal ko yung sofa sa room ko para makapag-exercise pa rin ako kahit nanonood ng TV. Okay. And to maintain an active motion pa rin kahit nasa kwarto lang ako. And yun, pangatlo, I try to avoid negative news sa social media. And kapag nakaka-encounter ako ng, lalo na ang daming fake news sa paligid ngayon. Kaya it affects ako sa work ko kapag puro na lang negative ang naririnig ko sa social media. Kaya as much as possible, I limit myself sa use din ng social media. And yun, pang-apat, ito natutunan ko sa leader ko, journal the season. Meron ako ditong dalawang notebook. Yeah. Lahat ng devotion ko sa umaga and kahit throughout the day, kapag may naisip ako na kailangan kong gawin, kahit after this quarantine, kapag naging normal na lahat, sinusulat ko lang doon para parang ano na rin siya, diary na rin of what I learned, of what journal I want to do. Journal, o. Pag may nagtanong din sa akin, pag may nakausap ako, madaling hugutin yung experience ko throughout this season. And yun, panglima is to fight fear with faith. Sa, lalo na sa trabaho namin, napakadali mahawaan ng, ano kami, exposed kami sa COVID at saka sa iba-iba pang sakit. And napakadaling pumasok ng fear. Eh, kaya paano ba siya labanan for me? Is yung to pray, to ask for prayer sa ibang tao din. And yun, labanan yung fear with faith. Yeah, in fact, yung sinabi mo, no, yung fighting fear as a habit, I believe yun yung nagpa-trending sa'yo nung pinost mo sa TikTok. If you guys don't know, no, si Matthew po ay totoo talaga, no, niloloko namin siya. Pero celebrity, ano to, TikTok celebrity, no? Kasi meron siyang isang pinost na nung pinost niya naging viral at yan, nakita niyo yung video ngayon. And he was walking here to the hospital. Is this your first, is the first day that you will be assigned? Yung first day ko yun, on the way to work. And nagpe-pray naman ako always bago pumunta sa work. Pero iba yung feeling eh. Iba yung takot nito this time, no? Oh, with all the news, kasi, ano? Kasi lalo na yung mga sa balita, extreme yung mga nangyayari. And ito ako papunta doon sa hospital. Feel ko lang na hindi lang ako yung nakaka-experience nung fear na yon. And I know na people will be encouraged by that prayer. Kaya yun, sinare ko sa TikTok, hindi ko naman akalain na it will be a platform na makakaabot sa hundreds of people. Yeah, it will be used to raise hope sa mga tao. Oh, grabe, no? And I think that's actually what made that post work, because you were able, you know, to impart hope and encouragement sa mga taong natatakot din, no?
Kahit yung mga nasa, yeah, nasa bahay, natatakot din kasi how much more yung mga nurses at mga doktor na talagang didiretso sa kalagitnaan ng gera, no? Kung saan nandun ng mga may sakit at maaring makahawa. But we are really so thankful for people like you sa courage na pinapakita nyo at sa kagaya ng mga shinare mo, no? Yung mga habits ng isang frontliner na nurse. Napaka-importante yan. Itong habits kasi yung nag-aano sa atin, eh. Kumbaga nagpo-position sa atin towards a state of health or unhealthiness, no? So kaya maganda nga yung mga shinare mo, and I believe we can learn from that. We can get some of those and really apply it sa amin. Di man kami nurse, pero we can still learn from one another. And again, as a frontliner, bro, we cheer you on. We want to thank you and the people that you represent sa iyong trabaho. Maraming salamat. Thank you, bro. Matthew. Yes. All right. Anyway, ngayon, medyo ano lang tayo, no? Lightning round, no? Just for fun. We just want to get to know you more, Matthew. And I have here some questions, yeah, ano? Okay. Number one, share mo naman sa amin about your recent favorite book. Yeah, recent favorite book, I'm currently reading Run by Pastor Ferdy Cabiling. Yan, nasa hospital siya ngayan. Yung libro. Yung hospital. Kala ko yung si Pastor Ferdy. Medyo kinabahan ako dun. Yung libro. Nasa station pa lang siya. Okay. If you don't know pala, guys, ano, si Matthew is also a good friend. He is also a marathoner. Ano, kami pong dalawa ay sumabak sa aming first ever attempt. Milo 2018, ano? Yes. Hindi ako nagkakamali. And yes, 20. I failed po, pero siya, nagtagumpay siya. Buzzer beater. Ako, nag-train ulit ako. Seconds lang. Oo, pero ang galing mo, bro. Kinaya mo yun, ano? And self-training lang yung ginawa mo. And I'm sure, marami tayong lessons na tutunan sa running, ano? And yung sa book na binabasa mo, I think one of the lessons na, you know, I've also read that book, one of the lessons we get from that is yung perseverance. And we don't give up easily. Yes. We keep our eyes on the goal, on the prize. You know, we are fixed until we realize and fulfill those dreams. Okay, yung mga goals natin. So, I think that's a good book by the running pastor, by Pastor Ferdy Cabiling. Comfort food, bro. Share mo naman sa amin. Anong comfort food is isang, medyo mahal siya. Pizza. Pizza, parehas pala tayo, bro. Hindi yung favorite ko eh. Oo. Anyway. Complete siya. Complete food. Complete ba yun? Dahil may meat. Oo, may gulay siya. Gulay. Huwag lang all meat, no? Alright. Ano yung pinaka-favorite mo na running organizer or running event? Bro, yung first running event ko na series yung On Your Mark. On Your ito Mark? Yung kasi yung pin. On Your Mark. Yeah. Series siya of 4 running events na natapos ko siya. And dahil bilang isang frontliner, kailangan kong i-set yung schedules ko prior sa event. Eh, dahil yung On Your Mark siya, nakakalat siya throughout the year. Madali ko to. So binili mo na yung buong series, yung buong registration for the whole year, tapos pinlat mo na yung mga dates, yung mga races. Oo, na-request ko na siya. Nauna na ako sa pag-request ng mga dates na yun. Ano pong nagustuhan mo, bro, sa OIM? Baka nakikinig sila ngayon. Para naman meron ulit, ano? In the coming months. Oo, yung experience ko sa OIM, smooth yung magaling yung organizer ng OIM na yung water stations. Talaga. Yung whole experience, pati yung social media presence nila nung sumali ako. Oh. Okay, may mga trainings din sila. Actually, in between those events. Yung suot ko kanina nung tumakbo ako, bro, OIM shirt. Nag-register ako pero hindi ako nakatakbo kasi meron pala akong prior commitment. Pero yung tumakbo, natapos niya. So, kinuha ko na lang yung finisher shirt. So, next time, sana ma-experience ko. Maganda nga daw sa OIM. No? May pakain pa sila. Napaka-generous nila sa participants. Yes. Bro, is there ano, bro, one thing that you are learning and you realize during this lockdown? During the pandemic. One thing that I realized during this lockdown is to ask for help then na I cannot do it alone. Kasi dati, feeling ko, sige, kaya ko naman to. Sanay naman ako. Wala naman akong kapatid. So, sanay naman ako mag-isa. Pero this quarantine made me realize na I need people around me. Hindi pala kaya, oo. Oo. Batiin mo naman, bro. Sino yung mga friends mo dyan na nanonood ngayon? Ayan.
friends ko sila Francis, sila Jason, wow. sila Ethan, Alvin, sila yung lagi kong kakausap. So again, thank you for joining us. I hope you got something. We hope you got something from this conversation. And if you are new here, we'd like to invite you to like this video, to comment on it, and to share it to your friends, especially mga friends po ninyo na mga frontliner. No? We want to encourage them. We want to cheer them on. So again, we want to thank you for watching. See you all on the next video. God bless.